Hi, good morning. It's June 9th. It's a Tuesday. 10 days away from TTT's birthday. Dirty ice cream. Actually, nandito ako ngayon sa Inkin Boys Street in Pasay. It's my day off. So, magpapagupit tayo. It's my second time magpagupit sa barber shop na to. So, from Inkin Boy, kakaliwa tayo sa Sandejas Street. Okay. So, I'm near Batangas Tribugan, the American Bread Bakery. Yan. Sige po. Yan. So, that's Sandejas Street, Pasay. Itong where I live, banda, a few steps away from where I'm standing now, is already Manila. So, pag nag-grocery ako, it's either dyan tayo sa Manila, Adriatico Hypermart, or sa La Salle Community, sa Green Residences, Save More. Or, kung ginaganahan tayong mag, whatchamacallit, ginaganahan tayong maglakad papuntang Carnivar, dun tayo nag-grocery. So, I forgot what street this is. Abalite. Okay. Maiksi lang tong street na to from Sandejas to Dominga. So, eto, nasa Dominga na ako. Nandun yung May Crane. Hindi ko alam kung nakikita. Near Monarch. Yan yung ginagawang condominium ni DMCI. Tapos if you go straight sa likod ko, that is going to Buendia. Pero yung barbershop na pupuntahan natin, nandito sa likod. Papuntang ano naman siya, papuntang Lasal. Tapos this small street has a, may old ano siya, mga jeepney na dark green. Yan. Hindi ko alam kung dark green is the color of Pasay sa jeep. Or is it because it's the line that connects them to, kasi change ko na to sa dulo eh, Lasal. Ano, Dominga, Libertad. So, maswerte yung mga taga dito kasi parang 2 blocks away sila sa Taft Avenue. But apparently, they have their own transport line here. Yung mga green jeep na yan. Diba? Who would have thought? Diba? Pwede ka mag-commute in this area. Taas natin ulit. Baka sitahin tayo. Hindi tayo nagmamask na maigi. So yun. Ang 10 days from now is the birthday ni TTT. I'm sure gusto niya mag-pizza. He likes pizza. So he wanted, I'll buy him a cake from Red Ribbon. Sabi ko, ako nang bibili ng cake. Kasi na-discover niya belatedly na may Red Ribbon malapit sa Lasalle. Sabi ko, matagal ko nang sinasabi yun sa kanya. Pero hindi naman niya na papansin. Until he saw the Red Ribbon itself. So, nandito na tayo sa Dominga corner, Eusebio. So, Eusebio is like an eskinita lang. Maliit na street sa tapat ng Rafael Palma Elementary School. So, dito tayo magpapagupit. In that corner barbershop, looking very quaint. As per my opinion, pasok tayo. Baka hindi sila gustong magpa-vlog. Hello po, magpapagupit. Yes po. Thank you. Magre-record ako ng gupit ka ha. Thank you po. Yan. Patay-patay sa lang ako.
nga nag-vlog, dog? Vlog para sa sarili. Vlog na walang audience. Vlog na walang audience. Nakikivlog. Tatanggalin ko ito, ano po? Yeah. Ito, pati rin po ito. No? Yeah. Yun lang, pag nagpapagupit tayo ng maigsi, parati na lang nagpapagupit. Dati yung mahabang hair natin, ang problema lang natin, paano magpatuyo ng buhok at falling hair sa bahay? Diba? Eh, sawa na tayo magpatuyo ng buhok, falling hair. So ngayon, parati naman tayong magpapagupit kasi nagdudunyan. So malapit lang, second time ko lang kay sir magpagupit. Kasi yung nagpagupit tayo from long hair, doon tayo nagpagupit sa Malate, na ginawa tayo mukhang Coast Guard, na wala naman sa isip ko na lahat ng mga nakapila eh mukhang sundalo. Kasi doon pala nagpagupit ang Coast Guard. Tapos sabi ko lang, parang pang-opisina. Pero, pang-Coast Guard pala yung ginawa. Kasi yun ang default na alam niya. Tapos, nanggigil siya sa kilay nating makapal. Ako, shinave ni tata yung aking kilay. Nagmukha tuloy, ano, ang tulis-tulis ng kilay. So, dito tayo kay sir. Magpapag-repeat. Second time. It's so convenient kasi 2 blocks away. Tapos dyan sa dulo ng Dominga, papunta sa Saints ko. Hindi ko lang alam ganitong oras. Pwede ka magbili ng vegetables. Diba? Alam mo yung presyo ng vegetables, hindi mo malaan. Kung minsan mas mura sa Save More. Nang pagkamura-mura. Pero yung iba naman mas mura dyan sa ano. Sa bangketa. Ano po, maiksi-maiksi. So, oo, yung parang kay John Lloyd. Naku, sasabihin mo na naman, hindi mo napapanood. Kalbo yun, kay John Lloyd. Oo, parang uno na hindi uno. Parang uno na hindi uno. Hindi kasi yung uno, parang masyadong manipis, diba? Tapos yung... Parang tres na lang natin. Sige po. Yung taas. Hindi lahat. Naka, yung parang naka-flat siyang ganyan. Parang ganun siya. Oo, parang ganyan po. Pero naka, pag ginel, medyo nagpa-flat. Parang ganun yung... Sa bagay, manipis masyado yung buhok ni John Lloyd. Kiki John Lloyd tayo, kahit 51 years old tayo. Manipis masyado. Oh, nakita niyo na nga yung bago niyang... Oo. Kaso lang parang baby yung ano niya eh. Ayun na! Opo, pero lahat po, ganyan. Yung naalala niyo po ako, yung nagpunta ako dati dito. Kaya kumakain ng mais. Dati. Oo nga, kain ako nung kain ng mais. Bawal pala sa akin yun. Yun, bawal ang mais pag diabetic ka. Huwag masyado. Siguro 1/4. Si TTT may boss sa Japan. So yung nagpunta sila sa Japan kasi pinapunta sila ng boss. After dinner, naglabas ng isang saging ang bossing na hapon. So, bulong-bulong sila, sabi nila, ang damot naman ni bossing, siya lang ang meron. Banana! Apat sila. After nilang kumain, nakuhin natin ni bossing yung banana into 4 small pieces at naghati-hati sa lang apat. Siyempre na ano sila, feeling kawawa sila ng mga panahon yun. Eh yun pala, yung banana na yan, mataas sa starch, mataas sa glycemic index. So pag ano ka, pag diabetic, bawal kang malaking banana kasi ang taas ng sugar content. So, imaginein mo pa, ayan na mukha na akong ano, mukha na akong maliit na mice. Maliit na, ano nga pa yung maliit na daga sa Tagalog? Mouse. Hindi, yung bubuit!
Ako, Diyos ko, yan na. Nagpapa-John Lloyd tayo, pero medyo iba yung korte ng mukha natin. At hindi tayo tisoy. Hindi tayo artistahin. Anyway, so yon. So, yung mga nagbabanana shake, naglalagay ng tatlong shake, naglalagay ng milk, naglalagay ng miel, ano yung miel, ng honey. Naku, bawal yan sa diabetes. Diba? Lalo yung milk, meron siyang glucose. Lahat ng coast, bawal. Fructose, lactose, whatever toast. Diba? Diyos ko, ayan na ang itsura ko. Ibang ini-imagine ko, John Lloyd. Hindi ako one John Lloyd, my gulay. Hindi, okay lang. Sobra tayong pumayati. Diba? Hindi na tayo kumakain. Hindi na kasi ako nag-rice po. Hindi rin ako nagpapasta, so walang spaghetti. Wala na ring white bread. Naku, makuwento ko sa inyo. Kumain ako nung Mad Bout Buns and Berries ni Benjo M. Hindi naman tumaas yung sugar ko. Pero isang araw, syempre kumain ako ng aking sardines, canned sardines, kasi it's one of those few foods na I'm allowed to eat. Tapos kumain ako ng tatlong piraso ng tasty. Siyempre, after mga one hour and a half, naku, ibang pakiramdam ko. So, I pricked myself. Ang taas ng sugar ko. Ako pa naman, may effect na, hindi naman, kasi I work for, yung work ko has something to do with the diabetes monitoring, management, churba. If you compare my readings, they're not as high compared to some of my patients. Pero yung effect sa akin, as if nasa high ako, nag-shake ako, na basta, the feeling out of sort, ganun ang feeling ko. So apparently, my range, kasi I think individually people have their own ranges. So dati sabi ko, ang taas naman ng range na to, but this is the normal range for this person. Apparently ako, mababa ang normal range ko. So mataas din, mababa din yung ano ko, yung mga parang critical peak levels. Kasi generally speaking, pag binasa mo dyan kay Dr. Google, parang okay dapat yung numbers ko, but yun, I feel different. Ayan na, oh my god, there's my hair. Diba? Buti na lang hindi flat ang aking head. Diba? Si kuya, si sir. Sir, anong name nyo po? Nakalimutan ko. Dexter, yeah. Gayitong oras ako pupunta kasi tulog pa yung ibang client ni Mr. Dex, si Dexter. So, takot tayo kay COVID. Open windows naman si Mr. Dexter dito sa Dominguez Street, malapit sa Rafael Palma Elementary. Manila na po kayo or Pasay pa? Uy, kababayan. Tapos na kayo ma-injectionan? Hindi pa. Kasi healthy ka. Ako na-injectionan eh. Kasi nga gawa ng may hypertension at diabetes. Ang balik ko sa 29. Pero yun lang, ala akong naramdaman. Kaya pala sinasabi nila pag Sinovac, tubig lang yata yung ni-inject. Kasi yung iba, pag ini-inject sa first injection, nilalagnat. So ibig sabihin, gumagana yung vaccine. Pero itong si Sino, ala lang, business as usual. Uy, isa nga pala, may pinadala sa akin yung tiyahin kong nurse na may namatay dyan na one of the doctors sa Makati Med. Kakakuha niya lang ng vaccine. Pag binaksin ka pala, the next 14 days, mababa ang immune mo. Kaya wag mo nang mamamasyal ng first 14 days. Kasi gumagana pa si vaccine sa loob ng katawan mo.
naggagawa pa ng immune system mo ng panglaban. So for the next 14 days, ang bababa daw ng immune system mo. Huwag ka daw naglalabas, huwag ka daw nag-expose yung sarili mo. Which come to think of it, wala pa akong 40 days, eto na naglalabas. Pero mukhang healthy naman si Kuya. Si Mr. Dexter. Yun. So, namatay yung doktor sa Makati Med. Eh kasi naman, I think, kung nagtatrabaho ko sa ospital, tapos susundin mo yung theory na yun, eh, dapat hindi sila papasok ng 1 month and a half. Kasi first injection mo, bawal ka 14 days. Ah, okay. So yung 15th to 30th day, pwede kang pumasok sa work. Tapos pag na second injection ka, bawal ka na naman ng 14 days. Lang niyang buhay to. Tapos, kung babiyahe ka pa, gusto mo mamasyal, good luck sa'yo. Kasi may mga bansang, pag ang ipepresent mong vaccine is Sinovac, hindi kanila papapasukin. Kawawa naman yung mga OFW na nalaman na lang nila sa NAIA na hindi sila papasakayin. Dahil ang mga kanilang vaccine ID is Sino. At ayaw ng kanilang place of destination yung ganyang vaccine. Yun. Gusto ko yung tunog ng shave na yun. Yun lang, no? Pag 51 ka, hindi mo na maitatanggi na bumabagsak yung mukha. Kaya kayo, kung 45 kayo, enjoy nyo yan. Kasi pagpat ako ng 48, ako. Nagmukha na akong lolo. Tapos, nag- COVID pa ng buong 2020, so hindi natin nairampa yung ating ano mukha bago tayo na abnas. Kung maka-vlog, akala mo maraming nanonood, lilima lang naman. Tapusin natin hanggang matapos yung text. Dumami na yung laugh lines ko. Mukha na siyang ano ng manok. Pero in fairness, parang pumuti ako for the last 1 month. Hindi ako naglalabas, hindi ako naglalakad. Namimiss ko nang maglakad sa Rojas Boulevard nung hapon. Kasi may trabaho ako. Eh, pagkalabas ng 5, pagka-log out ng 5 PM, pagod na ako. Hindi na nga ako nakakapanood ng mga favorite vloggers ko kasi lupay-pay na ako. Kalam ko anong trabaho na. Nag-type lang naman ng 9 hours. Para ibang angle. Kaso maano yung against the light, malabo ang ano, madilim. Nagiging silhouette tayo. Yun lang, ang naging beneficyo nitong diabetes ko, eh, nangayayat ako. Sabi ng chayin ko, nagmukha daw akong bata. Sana naman. Diba? Bagay. Ang sinasabihan lang naman ng, uy, nagmukha kang bata, edi yung matanda. Kasi yung bata, mukhang bata talaga. Pero kasi, uy, mukha kang bata, okay. Matanda lang nga talaga tayo. Pumayag si Dexter na kasama sa vlog ko, na lima lang ang aking audience. Yeah. Dito tayo sa Sandejas. Nakalimutan ko yung corner mo, Kuya. Ay, Dominga Corner. Eusebio. Para tayong nasa Pasig. Diba may mga Eusebio sa Pasig? Ayan.
Alikot-likot daw ng ulo ko. Hinahawakan ng matigas ni, ano, Mr. Aking Head. Kasi galaw tayo ng galaw. Dati may matandang nagupit sa akin. Hindi naman ako nagbablog. Nagalitan niya ako. Eh, may maingay sa labas eh. Di tumingin ako sa labas. Galit. Concentrated. 20 minutes simula na naglakad tayo sa may Inking Boy papunta dito sa Dominga Corner. Eusebio. Alam mo may kapitbahay tayo na schoolmate na nandyan lang sa Monarch. Pero simula na nagpasay tayo, hindi pa natin siya na-meet kasi alam ko sa abroad siya nag-work, pero dahil nga nagka-COVID, alam ko umuwian siya dito. Hindi ko alam kung bumalik na siya sa abroad. Yung unang gupit ko din sa Malate na shinave yung kilay ko at nawala ang ating long hair of 4 years. Binidyo ko din yun eh. Siguro lilink ko dito. Yun yung na-shock ako kasi akala ko lilinisin niya lang yung kilay ko. Pero talagang shinave niya para tuloy kang ano. Yung sa babae na masyadong malinis. Ang pangit pala tignan. Plus diba mahilig ako maglakad. So maitim ako. So yung portion na shinave niya, namumuti. So, halata-halata tuloy. Excited ako sa ano, June 26. Kasi ano, tawag dito, matatapos na yung lock-up ko sa Globe. Baka kakuha ako ng bagong phone. Eh, naikwento ko na to. Na-snatch yung aking phone sa Pasay. After ko manggaling ng Iloilo, so buong 2020, eh itong 2016 na Samsung ang aking gamit. At yung aking 2016 na Huawei, na ang hirap-hirap gamitin kasi hindi nagre-respond yung kadaliri ko yung pag ginaganyan-ganyan natin. So, yung kontrata nung phone na na-snatch, eh, ma-release na sa 26. So, yung sabihin sa 27, 28, pwede na ako humingi ng bagong phone. Buti na lang nagka-COVID, kasi hindi tayo namamasyal. So, hindi ko na-miss na wala pala akong bagong phone kasi na-snatch. Bilis lang ng panahon. Dati binibilang ko, naku, kailan ko pa ang babayaran to. Alam mo nangyari doon? Wala daw akong insurance. Kuha ba naman ako ng phone? 2 years ka na lock up. Tapos wala kang insurance. Eh, tandang-tanda ako yun. Kailangan ko ng insurance. Tapos, ang sabi nung sa Globe call center, eh, wala daw. Sabi ko, hanapin mo yung recording. Hindi na daw nila mahanap yung recording. Sabi ko, pwede ba yung hindi mo mahanap yung recording, hindi pa tapos yung kontrata. Tapos tuwing magre-reklamo ako, ini-end ticket nila ako. Naku, pag ma-meet ko yan si Oscar Cuba yan, sumbong ko sila. Kala mo naman, ma-meet natin sa McDonald's si Oscar Cuba. Or kahit sino, the Sobel Brothers. Sumbong ko talaga sila, diba? Ibi-bring up ko uli yan pag na-issue na yung bagong phone. Kasi baka akala nila, I'm just trying to take advantage. Baka akala nila, winala ko para makakuha ng kapalit na phone sa insurance. I-raise ko uli yan. What kind of customer service na pag magre-reklamo ka, after a day, i-close nila kaagad yung ticket. Nobody calls you. Diba? Tapos no insurance. Eh kasi naman, pag sa call center, ang tatanggap ng trabaho mo, eh limited skill set. Diba? Yung, ito lang ang ma-approve niya, ito lang magagawa niya, kanino kaya nila i-kakascade or i-aakyat
yung reklamo mo. So, finally, after two or three times kung ginawa yun, two times lang siguro, nag-ano na lang ako, nag-give up na lang ako. Total, ito na nga, pinahiram na sa akin yung Google 20, yung itong Samsung J6 2016 issued na phone. Actually, hindi akin to. May nagmagandang loob lang. Pero pag nakuha ko uli yung bagong phone, re-reklamo ko sila. Diba? Na hindi nila ako binigyan ng bagong phone. Kasi somebody forgot na kailangan may insurance yung phone ko. Eh, magkano lang yung insurance? Diba parang 150 a month lang? Sir. Yun. Kapusta tayo kay Mr. Dexter. Sa Dominga Corner, Eusebio. Para namang may manunood. Uy, balik ako dito. Bye-bye. Thank you very much. Thank you, Mr. Dexter, for giving me a nice haircut. Mukha na akong John Lloyd na matanda. Okay. Bye-bye. Mwa-mwa-mwa to everyone. Di na naman ako nakatingin sa camera. I should always practice that. Pang 50 practice ko na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitingin sa camera. So, hindi pa tayo makapromote ng ating vlog. Kasi lagi na lang parang bago na lang, diba? Hindi tayo marunong kung saan tayo nakatingin. But anyway, I'll enjoy my Tuesday and my Wednesday because those are my days off. Diba? Meron akong gustong gawin tomorrow. Tignan natin kung kaya ng powers. Tsaka si TTT magpapa-shoot pa mamaya. Ako naman ang videographer ng vlog niyang kunin for the high school activities nila. Diba? Thank you very much!